Sa Hebrews chapter 6, our message for today is all about the promise. The promise. Parang ano lang po yan eh, sumpaan. Will you marry me? Yes, I will marry you. Yeah. Talaga naman, ano, I do. Pangako. Pangako sa iyo. Yeah. Sa Hebrews chapter 6, verse 13. Pwede ba natin i-flash sa screen? Hebrews chapter 6, verse 13 hanggang verse 20. And when God made a promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. So verse 14, saying, surely blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. So verse 15, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. For men barely swear by the greater in an oath for confirmation. To them, an end of all strife. Wherein God willingly, more abundantly, to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel confirmed by an oath. So verse 18, that there are two unchangeable, yung sinabi pong immutable, it cannot be changed. It cannot be redone. Hindi po pwedeng maredo, hindi pwedeng baguhin, hindi po pwedeng saklawan. The two unchangeable things. It is impossible for God to lie. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Diyos. Naniniwala po ba kayo? Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. And then, that we might have a strong consolation. Pag sinabi pong consolation, walang talunan. Di ba ba? May consolation prize. May first prize winner, second prize, and consolation. So everybody will receive their prize and reward. At sa lahat ng dumako na nagpaampon sa Diyos, ay magkakaroon ng buhay na pag-asa. So, who have bled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So, even though we are not yet born, God already presented the hope before us. So, hindi ka pa man po pinapanganak, hindi pa man nagkakaroon ng romance moment ang mga magulang po natin, meron ng pag-asang iniatang sa atin ng ating Panginoon. Before we were born, God already settled and guaranteed us. If you trust in Him, He will never fail you. So verse 20. Whether the forerunner is for us, entered even Jesus. So dito po, ipinapahayag na si Jesus ang mataas na saserdote. Si Jesus ang nakapasok sa kabanal-banalang lugar, in the place of Holy of Holies, in which the high priest is only the one who has an access, si Melchizedek. Pero Jesus is greater than Melchizedek. At si Jesus ang nagbigay sa atin ng ultimate accessibility. Nang lahat ng bagay ay hindi imposible, ang lahat ng bagay ay pwedeng mapasa atin. Kaya kung ano ang anak ng Diyos, ganun din po tayong mga nilalang at sumampalataya sa Kanya. Kung ano ang ating Panginoong Jesus, so as He is, so we are in this world. Kaya kung anong katayuan bilang Son of God ng ating Panginoong Jesus, and we are a child of God, yun din po ang ating magiging kalagayan. Let us bow our heads and let us pray. And let us ask the Holy Spirit to give us wisdom, knowledge, and revelation greater than information of men. But the Spirit of God touches our heart so that the truth will not be divided. Ang katotohanan ay hindi mahahati, bagkus ito'y buo nating matatamas at maiintindihan para sa kalakasan at kalusugan ng ating spiritual na katayuan at kalagayan. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagsusumamo at nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Wala kang kapantay, wala kang kaparis. Wala pong Diyos na umibig sa amin na katulad ng pag-ibig mo. At ikaw lamang ang nangako na isinugo ang iyong kaisa-isa't bugtong na anak na sa iyong pangako, ikaw ay nagpapako at inako lahat ng kasalanan ito upang kami matubos at mabayaran lahat ng aming pagkakautang. You have paid the debt that you did not owe. Binayaran mo ang utang na hindi naman ikaw ang may pagkakautang. And that is grace.
and that is unconditional love. Kaya salamat po. May we obtain the promise. May we step in to where we belong. May we step in to the destiny that you have assigned for us. At alam po namin na ang pangako mo'y napakaganda. The plans of God are always good. Your thoughts are always peace, and you will always give us an expectant end. Kaya Panginoon, maraming salamat. We devote our lives, we dedicate our lives, we offer our lives, our body, as a living sacrifice. We honor you, we praise you, we thank you. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. The promise. Ang pangako po ay laging nakatunghay sa hinaharap. Ang pangako, ibig sabihin, hindi pa nangyayari, but it is an assurance that it will happen. After the promise, proceeded the blessing. Naunawaan po ninyo, so pangako, pag sinabi kong babayaran ko ang upa ni Pastor Edward, hindi ko pa binabayaran, but he has my promise. Pag binayaran ko na ito, nandun na po yung actualization that he received the blessing. So for you to have the blessing, you should have the promise. At napakaganda, balikan po natin yung verse 13. Ang sabi dito sa talatang ito, wala nang ibang pwedeng pagsumpaan ng Diyos. Dahil para ikaw ay mangako at maghanap ng isang mas makapangyarihan sa iyo para paniwalaan na merong validity yung iyong sumpa, ito'y maaring sa hukom, o sa pangulo, o sa pari, o sa saserdote. Pero dito po, ang pangako ng Diyos ay inilalagay niya sa kanyang anak na si Abraham. Pero wala nang pwedeng sumaksi na masihigit pa sa kanya. Kaya dahil wala nang masihigit sa kanya, automatically, what God can do is to perform it. Dahil wala nang po pwedeng sumaksi at wala nang pwedeng maging referee or arbitration, kailangan na lamang gawin ng Diyos ay ipatupad yung kanyang ipinangako. Kaya nga dun sa kanyang pangako ay makikita po natin na kahit tayo ay nag-iintay, kahit po tayo ay nandun sa sideline, pinaniniwalaan pa rin po natin na ito ay mangyayari. Bagamat hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari, alam natin na yung nangako ay buhay, yung pangako ay mangyayari at magaganap pa rin po ito somewhere along down the road, somewhere in the middle of 2016, basta pag nangako ang Diyos, gagawin dito ng ating Panginoon. What He said, He will do it. But are you ready for the blessing that you will receive that there are challenges? Ang bawat pagpapala po ay may katapat na hamon, may katapat na responsibilidad at obligasyon. Parang ganito po yan, na nalangin kang magkaroon ng asawa, handa ka na bang magtiis sa matantrums at moody mong asawa? Hello? Nangarap kang magkaroon ng bahay, pero handa ka na bang maglinis at magbalibol ang sarili mong kubeta? Nangarap kang magkasasakyan, at hinawakan mo ang pangako ng Diyos, are you ready for the maintenance? Are you ready for the change oil? Are you ready for the ups and downs of the commodities of yung gasoline or yung fuel? Nanalangin ka na magkaroon ng maraming programa sa telebisyon, but are you ready for more tapings and more inputs and more prayer rooms? Are you ready? When God bless you, there is always a responsibility and a burden over that. Nanalangin ka na magkaroon ng inspirasyon na lumikha ng awit, but are you ready to be criticized? Amen? In spite of the blessing, there will always be challenges. Kaya kung ano man po yung hinihiling natin, handa po ba tayo na makihimok at makilahok sa mga sasagupain nating mga pagsubok? Because life is not an exemption. Life is always filled with battles and trials and tests and tribulations and persecution and oppression. Lagi pong merong pagsubok. Are you ready to grow old with your spouse? Nanalangin kang magkaroon ng anak, pero maiksi naman ang iyong pasensya. Lagi kang namamalo at nanghahambalos. Di ba? So when you ask, are you ready for the responsibility? So the promise is there. That's why it is delayed. Because God is fine-tuning us. God is overhauling us. God is preparing us and He is constructing us that we need to become more patient in spite of the blessing is delayed. Kaya po si Abraham, bago po niya naranasan ng pangako, it took some time, 25 years before it was been fulfilled. At ang nakakatuwa po dito, natupad yung pangako, pero hinamon siya ng Diyos na ialay ang iyong anak.
How could it be? Ikaw na nangako, tapos yun ay babawiin mo yung iyong ipinangako. Because God is more concerned on the prolongness of our faith and trust in Him. Gusto ng Diyos na mangibabaw yung pagtitiwala natin sa Kanya kaysa pagtitiwala sa pagpapala. Sapagkat pag nasubukan ka ng Diyos na mas higit ang Diyos kaysa sa pagpapala, He can bless you another big time blessing. He can multiply you. Kaya nga ang sabi, He wants to multiply and increase and expand and give you more influence. But are you ready for that promotion? Are you ready for that promise to be fulfilled? Are you ready for that promise to be unfolded? Handa ka bang mangasiwa at tumayo doon sa pagpapala na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon? Again, promise looks on the future. Promise is the things that you hold as a guarantee. Promise is like a promissory note. If you believe in this, it will happen to you. But when the blessing comes, are you able to carry the burden? Are you able to balance your life? Binigyan ka ng apo, mas marami kang oras sa pag-aalaga sa iyong apo. Eh, Pastor, apostle na kasi ako eh. Kaya ako ngayon ay nag-aalaga na ng apo. That is not the kind of promotion that we need to hear. Kailangan po makita po natin, the more rigid blessings that we have, the more we are balanced and sustained with our priorities. Kaya kahit po maraming obligasyon, we ask for a child. I only ask for one, and God give me two. Magkasunod, ano po. At narito po ang mga challenges, paghatid sa eskwelahan, pagdidisiplina, and that is part of having a family. Sometimes you enjoy, and sometimes you endure. Amen. Minsan masaya ka eh. Di ba? Pagka ano, nilalaro mo yung mga bata, pero kapag tumain na sa kotse mo at sumuka na doon sa iyong bagong labang carpet, iba nang usapan yun. Di po ba? But you need to endure. That's why when we are walking in the promise of God, it takes a lot of patience. Sabi ko nga one time na if you lose your patience, you will become a patient. Nakuha niyo po? If you lose your patience, you will become a patient. Sa ospital ka mapupunta, magigigang pasyente. Kaya pag maiksi ang iyong pasensya, it will shoot up your blood pressure. It will shoot up your blood sugar. Pag ikaw ay magagalitin, pikon, asartalo, at laging maisip at makwenta at laging nakatingin sa budget, it will stress you out. But if you look into the promise, kahit mabawasan man yung savings mo, kailangan mong magregalo sa kasal ni Jonathan, it's okay, hello! Amen! Because you look into the promise, if you bless, you will be blessed. Hallelujah! Ganun lang kasimple. Kaya kahit minsan ay nadudukot mo na yung savings mo dahil merong pledges or challenge para sa mga mahihirap, you are assured that as long as you keep on giving, you will never run dry. Na kahit malayo ang green hills at matraffic, you are still obliged to perform your duty. Kung kami man po'y papipiliin, pwede na kami hindi mag-preach sa afternoon service sapagkat pwede na naming sabihin na nandito na kami sa South. Pwede na kaming mamasyal at maging namang family day. But it doesn't go like that. When you have an assignment, preach the gospel in season and out of season. Kaya naman ang pagpapala mo, hindi rin lamang pag-araw ng mangga ang pagpapala. Kahit hindi season ng mangga, may nagbibigay sa iyo ng mangga. Kahit hindi araw ng sweldo, may nagbibigay sa iyo ng pagpapala sapagkat sinusunod mo at dinadakila mo ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kahit hindi papasukan, may nag-o-offer na ng scholarship para sa iyong anak. Kahit hindi pa Pasko, may nakapagregalo na sa iyo para sa Pasko. And that is the life of trusting God. That is the life of living in the promise. That is the life of living and believing and walking by faith, not by sight. Tuloy po natin. Sa verse 14, part of receiving the blessing, so the blessing is connected with the promise. So what is the promise you are holding for? Kaya kailangan bago ka magdeklara, meron kang pangako. At ang pangako ay nagsisimula sa salita ng Diyos. Ang pangako ay katulad ng paglilihi. You conceive for it. It take times, it take 8 months, or 8 years, or even a decade. Pero napakaganda, ang sabi ng Diyos dito kay Abraham,
saying, surely, blessing, I will bless thee. Yung word na surely, sa Tagalog ay sigurado, ikaw ay aking pagpapalain at pagpapalain pa. Blessing, I will bless thee. So meron ng subject na ikaw ay pinagpala, pero kahit ikaw ay pinagpala na, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. So if God give you a car, He will give you gasoline. If God give you a spouse or a wife or a husband, He will give you a budget. If God give you kids, kaya nga ako po ay namamangha sa Diyos. Lagi ko itong paulit-ulit na sinasabi. Nung ako po ay kabataan, pag ako po ay merong 2-5 na allowance sa isang buwan, may mag-love gift sa akin ng 500 pesos once a month, masaya na ako. Iti-treat ko na ang mga nasa youth ministry. Halika, may nag-love gift sa akin, may na-bless akin. Wala akong patubaga, wala akong iniisip kung anong mangyayari na kailangan ko ng bahay or whatsoever. But I'm so happy just for that moment. Because God will only bless us according to what we need on that certain point of time. Naniniwala po ba kayo? At pag ikaw ay nandun na sa punto na magkakapamilya ka na, abay, ang 20 mil ay hindi na pala kasya. Mga kapatid, minsan hindi ko na maisip, dati ako ay nakakabili ng mga branded na pantalon. Ngayon, kahit ukay-ukay, hindi ako makabili, mga kapatid. There are changing times. But in spite of that, the Lord is certain to His promises. Ikaw ay aking pagpapalain, ikaw ay aking dadamitan, ikaw ay hindi ko pababayaan. Abay, tunay nga pong totoo. May mga pagkakataon that I'm not receiving monetary blessing. May mga pagkakataon, no one is giving me new clothes. But I have certainly seen this, na kahit apat lamang yung aking maong na pantalon, hindi ito nangungupas at hindi napupunit sa washing machine dahil ang Diyos ay napakabuti at hindi niya ako pinababayaan sa lahat ng pagkakataon. Kahit hindi na nasundan ang aking mamahaling sapatos na worth 27,000, 5 years ago, until now, sapatos pa rin yung 27,000. And you will see that there is a certainty in God's promises. Hindi lamang po sa laging bagong pagpapala. Pero kung makikita mo yung iyong bahay ay 10 taon na, hindi pa rin nagagapok, hindi pa rin inaanay, ito'y katibayan ng pangako ng Diyos. Pag ikaw ay naglilingkod at nagtatapat, ang iyong tahanan ay iingatan ng ating Panginoon. You will never have a major checkup. You will never have a major operation because those who trust in the Lord will have good health. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you assess, it's more than 1 million blessing na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. He is blessing you, and He will continue to bless you. Kaya kung titingnan mo nga, wala naman akong major check-up. Wala naman nangyaring major operation sa aking katawan. Wala namang major accident na nangyari sa aming pamilya. Kaya kung titingnan mo po ito, this is a blessing. This is equity. This is your balance book. This is the recorded credit in your account na pinagpala ka ng ating Panginoon. But if you look around, wala naman nagbibigay sa akin ng ganito. Wala naman bonus sa kumpanyang ito. Napapagod na ako kasi sigaw kakakanta ng hallelujah. Wala naman nahahamon sa akin. But if you always look on that, you will become aggravated. Pero pag tumitingin ka sa ginagawa mong masaya ka sa Panginoon, makikita mo, kahit ilang beses nang ikula ng asawa mo yung long sleeve mo, hindi mangungupas at hindi mawawala ang kulay. At pag nasumpungan ka ng Diyos ng tapat, may magbibigay sa iyo ng mga tamang kasuotan na pagpapala para sa iyo sa gagamitin mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tapat ang Diyos at hindi mapasusubalian ang kanyang katapatan. And as I fast forward my life today, I could say, God is more than enough. Ang mga anak ko, hindi nagsusuot ng mga gusgusing damit. Mga laruan ng aking anak, may mga nagbibigay, may mga nagpapadala. At kahit sila ay humingi ng pambili ng laruan, sakto naman sa mga pagkakataon, may pantustos ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay laging akma sa bawat panahon na kailangan ng pagpapalang paggagamitan. Kaya, why worry? Why worry? Wala pa akong bahay. Saka na ako mag-aasawa pag ako'y nakaipon na. Saka ako magpapamilya pag ako ay meron ng stable job. Mga kapatid,
Paghihintayin mo ang pagtatanim sa tamang panahon, hindi ka aani. Kailangan ng pagtatanim ay mayroong pananampalataya, kahit may bagyong dumating, alam mo na tutubo at aani ka doon sa iyong tinanim. If you look for the season, if you look for the right time, ikaw ay mag-aalinlangan. But if you look unto God, He is the author and the finisher of our faith. Kaya pag tinignan mo, ang Diyos ang mayakda ng lahat ng bagay, you will never falter. In spite of adversity, you see prosperity. In spite of adversity, you will have a sincere heart, you will be sincere na alam mo that God is training you up. Kahit mayroong pagsubok, kahit mayroong mahihirap na mga bagay kang nararanasan at mga pagkakaantala, God is just flexing your faith. God is just firming your faith. If you give up, it is a sign that your faith is not firm. The easiest way to do, mga kapatid, is to quit. To throw up the white towel, that is the easiest way to do. Magtampo. Huwag nang magpatuloy. Mag-getting by. At ikaw lamang ay nandoon sa sulok at nakalupaypay. Yun pong pinakamadaling gawain. But if you fight the good fight of faith, you hold on. You never give up. The heaven is cheering you up. The apostles, those who died in faith, is cheering you up. Those cloud of witnesses is cheering you up. Run in such a way that you may win. Fight the good fight of faith. You will obtain what you believe. Hallelujah. Paniwalaan mo na mararanasan mo at makakamtan mo ang iyong inaasahan sa ating Panginoon. There is a seed of greatness inside of us. And you are not too old to receive that fulfillment. And you are never too young to dream bigger dreams. Mas nawiwili po ang Diyos pagka imposible ang pinag-uusapan po natin. Mas nawiwili ang Diyos kapag hindi mo kaya. Because in our limitation, we are showing up ourselves, we need God in our lives and in our dreams. In our limitations, we can see that God is our extension. Ang binhi po'y hindi nililibing, ito po'y itinatanim. Minsan napakinggan ko po ang isa sa mga preachings ni Daddy sa kanyang broadcast. Nagtatalo ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ni Pablo at ni Apollos. Sabi nila, kami kay Apollos nakikinig. Kami ay kay Pablo nakikinig. Mas magaling magsalita si Apollos. Maganda ang kanyang pananalita. Mas malalim ang kanyang pagtuturo. Sabi naman ng isa, hindi mas magaling si Pablo. Pero sabi ni Pablo, hep, 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 hep. Huwag kayong mag-away. Ang ating pagkasentruhan ay yung mensahe na ating dinadala. At ang sabi ni Pablo ganoon sa, for your reference, sa 1 Corinthians chapter 2, hindi mahalaga kung sino ang nagtatanim at sino ang nagdidilig. Ang mahalaga ay kung sino ang nagpapalago ng bawat itinanim. Naunawaan po ninyo. Whether you like it or not, even if it is a bishop or apostle, or a senior pastor, or even a junior pastor, it doesn't matter. But what matters most, it is God who will make you flourish. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ang magpapalago po sa atin. Maraming sasabihin mo, wala naman nangyayari. Itigil na nating mangarap ng malalaking bagay. Remember, the Bible says, our labor is not in vain. If you always look on your labor, you will be fed up. You will be stressed up. Mapapagod ka pag tinitingnan mo lagi ang iyong inaambag. At ang mga taong laging nakatingin sa kanyang inaambag, sila po yung mga makukwenta. Pero yung mga taong gawa, lamang ng gawa, they are the ones who earns favor from the Lord. If you labor, you will not gain the favor of God. But if you sit down and relax and trust God and hold on to the promise, you will see favor of men and favor of kings and favor of millionaires and billionaires. And they will hand out the blessing na kakailanganin mo para sa panahon at pagkakataong ito. Kaya nga mga kapatid, you will flourish not because you are good. Our Heavenly Father is a good, good Father. Amen? Tayo po'y uunlad hindi dahil ikaw ang magaling. Uunlad tayo dahil ang Diyos ang magaling. Tingnan nga po natin ang mga ibon sa himpapawid. Ang sabi ni Jesus, look at the lilies in the valleys. Hindi sila nagtatrabaho, pero hindi sila nalalanta. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid.
Hindi sila nagugutom sapagkat ang kanilang Ama na nasa langit ang nagtutustos sa kanila. Hindi po ba napakagandang isipin nito? Na yung mga halaman, puno, mga hayop, mga leon at buitre sa kagubatan, hindi pinababayaan ng Diyos. Hindi kaya masigid pa tayo kaysa sa mga ito? Kung hindi sila kayang pabayaan ng Diyos, hindi rin kaya kayang pabayaan ikaw ng ating Panginoon? And God is a person. Ang sabi po dito sa susunod na verse, sa verse 15, after patiently endured, he obtained the promise. So, hindi lamang po enjoying life, but enduring life. He waited for 25 years. But after that, he obtained the promise. And the next after this, si Moses, he went to the wilderness 40 years. And then pagbalik po niya sa Paraon, sa Egypt, bumalik ulit siya sa wilderness. Pagsasabihin niya, Panginoon, dalawang ulit na akong nasa wilderness, nakakaumay naman ito. Pero wala po tayong karapatang magreklamo. Because our God is sovereign. He will put you in a wilderness if He wants to. Hindi ka muna niya bibigyan ng iyong magandang posisyon sa trabaho because God wants to. Gusto ng Diyos na makita ang iyong character and attitude and your heart that matters most. Makita ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso hanggang sa talagang ikaw ay makita ng Diyos na naglalakad at nagpapagal at dahil sa ministeryo ipinaglalaban mo at ikaw ay nandoon nagpapagamit sa ating Panginoon as you waitedly, patiently endured. What happened? You will obtain the promise. Wala pong makakapagsabi na masarap ang pineapple juice unless you taste it. Walang makakapagsabi na masarap ang pansit malabo ni Nanay Pining hanggat hindi nyo ito natitikman. Sorry, ako lang ang kanyang binibigyan, kaya pasensya na po kayo. Wala pong napakasarap na magsabi na may nagbigay sa iyo ng 50 mil hanggat hindi mo ito nararanasan personally per se sa iyong buhay. But if you obtain the promise, you taste it, you see it, and you experience it, and you can throw up to the mountaintop and to the rooftop, and you can say boldly, truly indeed, God is good all the time. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawaing ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ang Diyos ay tapat at napakabuti dahil naranasan ko!
Hindi lamang sa textbook, hindi lamang sa kwento ng 700 Club. I experience it painfully that I receive healing and the promises of God. So when you endure, you will obtain the promise. Aalisin ng Diyos ang mga taong hindi naniniwala sa pangarap na inilagay sa inyo ng ating Panginoon. The Bible says the vision might wait, might tarry, but it will never be denied. Ang pangarap at pangitain ng Diyos na inilagay sa iyo, bagamat ito'y naantala, pero hindi ito mapipigilan. It will surely come. It will surely come. And it will follow you. Even though you are in the valley, God will follow you with the blessing. Because my God that I serve is not just the God of the mountains. He's also the God of the valleys. He's also in my misery. He's also in my may tough and trying times, nandun lagi at kasakasama ko ang ating Panginoon. Iwanan ka man ng iyong mga kasangga, hanggat ang Diyos ang iyong kasakasama, tiyak ang iyong tagumpay at tiyak ang iyong paglalakbay, sapagkat ang Diyos ang iyong kaagapay. Nitong nakaraang linggo, dinala ako ng Diyos sa Psalm chapter 37. Babalikin natin itong Hebreo for the conclusion. Sa Psalm chapter 37, verse 1, ang sabi dito, huwag kang malungkot na kung ang mga masasama ay nagtatagumpay, ang mga gumagawa ng mga kalokohan at kasinungalingan. Magsinabing fret not, huwag kang magbaktol, huwag kang humatol. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious. Huwag mo silang kaingitan. Huwag mo kaingitan ang may mga maraming mansyon. Huwag mong kaingitan ang mga nabubuhay sa korupsyon. Huwag mong kaingitan ang mga sinungaling. Huwag mong kaigitan ang mga nabubuhay sa lagay. Huwag mong kaigitan ang mga nasa bureaucracia at nasa mga departamento na kung saan ay nagsasamantala at nagtatanim ng bala. Do not be envy in their they are workers of iniquity. And then sa verse 2, sila din ay malalanda na katulad ng isang damo na matutuyo na mawawala ang kanilang pagiging luntian. Sa ngayon, sila ang headline. Sa ngayon, bida ang iyong kapitbahay. Pero yung kinakasama naman pala ng iyong kapitbahay ay hindi naman pala niya tunay na asawa. Huwag kang malungkot. Huwag kang mainggit sa kanilang kalagayan. Sapagkat ang mga nagpapatuloy na gumagawa ng katwiran ay mahaba ang buhay. Sapagkat ang labanan ay hindi lamang po dito sa mundong ibabaw, hanggang sa ikalawang buhay, tiyak na tayo ay nasa magandang kalagayan. Sa verse 2, they shall be cut down like the grass and wither as the green herb. Sa verse 3, God demands us faithfulness until the end. Na magi tayong tapat hanggang wakas. Pastor, tiisin na lang ba ang buhay dito sa lupang ibabaw? Mga kapatid, hindi. May paglaya. Kaya ang sabi ni Jesus, I have come to set you free. I have come to give you an abundant life. May paglaya sa utang. May paglaya sa sakit at karamdaman. May paglaya sa sapat at sapat. May paglaya sa kakarampot. May paglaya po sa lahat ng ating pong mga kabigatan. We are prisoners of hope. We are a child of the Most High God, that God said He will reward double for each trouble. So may paglaya, mga kapatid. But if you will always live in the barely getting by attitude, kung gusto mo yung ganyan na lamang buhay at wala kang ipinaglalaban, ay malulugod ang Diyos na ganyan na lamang ang gawin niya sa iyong buhay. But if you fight, you stand out, you speak out, you are so energized, you are so excited. Yan nga, mga kapatid. Pag ako po ang nakasama ninyo, laging exciting ang magiging buhay ninyo. Pag ako ang narinig ninyong mangaral, my message is full of excitement. My message is full of enthusiasm. And together we will stand and we will see what the promise, it will be fulfilled, it will be manifested, it will come to pass, sapagkat ang nangako'y hindi katulad ng tao.
ang nangako ni Diyos. At ito'y ipatutupad ng Diyos. Sabi sa Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man that he should lie. Pero ano ba yung context ng Numbers chapter 23, verse 19? Ang sitwasyon po dito, si Balaam ay inupahan ni Balak na si Balak ay merong masamang balak. Amen. Si Balak ay inupahan si Balaam na binabalak niyang sumpain ang mga Israelita. Dumadami sila at lumalakas. At ang sabi ni Balak, Balaam, ikaw ay mahusay na propeta at lahat ng iyong sinasabi nangyayari. Ito ang ilang amount, ito lamang ang gagawin mo. Tatayo ka dito sa bundok at sumpain mo lamang ang mga Israelita. At tinanggap ni Balaam, malaking pera eh. Kumbaga sa atin parang malaking love gift ito. Sige, susumpain ko lang pala ito eh. At kinuha po niya ang kanyang asno at siya'y palabas ng kanyang bahay. Ang kanyang donkey ay ayaw lumakad at umaatungol. At sabi ko, hinihila niya, hinahambalos niya, abante! Move forward! Ayaw umabante po ng asno. At binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at nakita po niyang isang anghel na nakaturo ang espada sa kanyang sasakyang asno at siya'y tatagpasin at papatayin ng ating Panginoon. At dahil sa ikalawang pagkakataong ito, narinig niya ang tinig ng Diyos. Hindi baga ang pinagpala ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain? Hindi baga ang tinanim ng Diyos ay walang pwedeng bubunot? Hindi baga ang apple of God's eyes ng ating Panginoon walang pwedeng makapag-alis ng paningin ng Diyos sa kanyang pinili? Kaya ang sabi niya, huwag mong galawin ang pinagpala ng Diyos sapagkat sila'y nakatakda para umunlad at dumami at maging mayaman. At ang ginawa ni Balaam, umuwi siya at dinala ang lukbutan. Sorry, nagbayad ka na, nakapagbigay ka na ng down payment, no return, no exchange, akin na itong pera mo. Pero sabi ng Diyos, bawal daw sumpay ng kanyang mga pinagpala. Kaya ang maitim na balak ni Balak ay hindi nagtagumpay sapagkat laging magtatagumpay ang dakilang plano at balak ng Diyos. Ikaw ay iaangat ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, ikaw ay gagabayan ng Diyos, mahaba ang iyong buhay, kahit may nararamdaman kang sakit sa iyong katawan at simptomas, huwag kang mag-alala at huwag kang mag-alinlangan, ikaw ay magkakaroon ng malusog na pangatawan at mararanasan mo rin ang kagalingan na sinabi ng Diyos na sa kanyang mga dugo at latay, ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon. You might still feel the symptoms. The pain is there. The real pain is there. But by His stripes, we are healed. You hold the promise. And at the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, ikaw lamang ang makakapagpatunay na ang cancer ay nilusaw na ng ating Panginoon. Na ang sakit na ito ay pinalayas na ng ating Panginoon. Na itong ubong hindi gumagaling-galing at umaalis ay pinalayas na ng ating Panginoon. All the arthritis and symptomitis and tonsillitis and sinusitis, ito'y pinagaling na ng ating Panginoon. Pastor, the symptoms is still there. It keeps on coming back. Palayasin mo ng palayasin at pag siya'y hindi welcome sa iyong buhay at sa iyong katawan, hindi na siya babalik sapagkat ang iyong pinalayas ay hindi na kailanpaman babalik. Resist the devil and the devil shall flee from you. How can you bind a strong man? Kailangan magkaroon ka din ng kakamping mas malakas. Itali mo ang malakas na umuimpluwensya sa iyo at pag siya'y nakagapos na, hindi na siya makakapamahala sa iyong katawan sapagkat ang ginapi ng Diyos hanggang ngayon ay talunan pa rin ng ating Panginoon. Ang kanyang pinarusahan hanggang ngayon ay hindi na makakapagtagumpay sapagkat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng bagay ay magbabago sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, balikan natin yung Psalms 37. I just want to connect this quickly. Sa Psalms chapter 37, verse 3. Pag nagtitiwala ka sa Panginoon, gumawa ka lamang ng tuloy-tuloy ng mabuti. At ikaw ay mananatili sa isang lupain ng may kapayapaan at nararanasan ng katapatan ng Diyos. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend His faithfulness. So pag nagtitiwala ka sa Diyos, gumagawa ka ng mabuti. Papakain ka sa mahirap. Tumutulong ka sa radio ministry. Napunta ka sa prayer mountain para manalangin. That is good works. Ang nagtitiwala sa Diyos, gumagawa ng mabubuting bagay. Kausap ko ang isang matanda na sa simbahan. Pastor, bakit po bang iba hindi maaalam? Eh kung tutusin naman po eh,
Napakaganda naman po ng mga preachings ninyo, ni Pastor Greg, ni Pastor Dex, ang lilinaw. Pero bakit hindi pa rin po sila maalam? Isa lamang po ang kasagutan. Unless you have not encountered the Holy Spirit, you will never ever value your gifts and calling that are irrevocable. Pag hindi mo naranasan ang Espiritu ng Diyos, laging sasabihin mo, busy sa school. Laging sasabihin mo, merong mga appointment. Laging sasabihin mo, merong ganito. May dumating na balikbayan. May dumating na ganito. May birthday. Merong pasyon. Merong piyesta. Lagi kang merong mga alibis. But if you are Spirit-led, you can never resist where God is leading you. Hindi mo pwedeng tanggihan ang ipinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, you trust God, you will do good works. You are so concerned about your neighbor and relatives. Paano kaya sila makakarinig ng mabuting balita? Alam ko na. Bibigyan ko sila ng CD pa unti-unti. Bigyan ko sila ng USB ng preaching ni Pastor Greg. Alam niyo po, I'm so amazed na meron kaming dating supporter na nag-backslide. Sabi niya gano'n, Pastor Greg, hindi totoo yan, tinuturo mo na nagpapayaman ng Diyos. Nagbigay ako sa iyo ng 100,000, ba't ngayon ako'y nalugi? At ayoko nang makinig sa iyong mga programa at palatuntunan. Abay, nagalit pa. Sabi niya, nagtatampo ako sa Diyos. For the last 8 years, sign off ang kanyang radio set. Hindi siya nakikinig kay Pastor Greg. Pero 2 weeks ago, bumalik ang parehas na babae na isinusumpa niya ang mensahe ng kasaganaan at sabi niya gano'n, Pastor Greg, narinig ko ulit ang iyong mensahe. Napakaganda. Para akong nadidiligan at nananariwa. Pastor Greg, gusto kong kumuha ng USB. Magkano ba yan? 3,000. Bigyan mo ako ng 16 at sa susunod na buwan, bigyan mo pa ako ng another 20 set at ipamimigay ko para ang lahat ay hindi na tumalikod sa Diyos, ang lahat ay makaranas ng minsang pagkakaligaw at ngayon ay dinala ulit ng Diyos sa kanyang kaharian. God will sometimes allow you in your time of isolation and desolation and loneliness. But because the seed is buried, the seed is not dead, the seed is alive. Nakakarinig ng mabuting balita eh. And the same woman na nagsabing hindi na siya naniniwala sa aking ama ay siya ding babae na bumalik nung 2 linggo lang nakakalipas. At ang sabi niya, Pastor Greg, the message that I heard 8 years ago has the same anointing and the same power. At ang sabi ni Jonathan, Tita, attend po kayo sa aking kasal. Ay naku, ihoy, busy ako eh. Pero hayaan mo, bibigyan na lang kita ng regalo, dumukot sa kanyang wallet. Kahit ako'y wala, okay na bang 10,000 regalo? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Pag merong nagsara for a season, ang Diyos din ang may karapatang magbukas. At pag ito'y nagbukas, tuloy-tuloy na ang pagbubukas. At pag binuksan ang ating Panginoon, walang makakapagsara sapagkat hawak mo ang susi. At ito ay ang pangako ng ating Panginoon. The Bible says, what you have opened and what you have speak out, no man would ever hinder what God has planned for you. You have the keys of the kingdom. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatever you loose here on earth will be loosened in heaven. Kaya nga, katulad ng isang bamboo tree, pag iyong itinanim, it takes 5 years para po makita mo lamang ang 5 feet na taas ng kanyang puno. For the next 5 years, you will see no results. You will see no response. You will see no comments. May nakaka-appreciate ba ng pagganda ni Pastor Edward? May nakaka-appreciate ba ng panalangin ni Brother Roger? May nakaka-appreciate ba sa pag-a-assign ng mga mananalangin ni Sister Carol? Sometimes, there will be a silent mode na walang nag-a-appreciate ng iyong ginagawa. But do not look on your feelings. Do not be moved by your emotion. Keep in motion. Because only God holds your promotion. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you look on your emotion, ay, wala naman. 3 na lang kaming nananalangin. Marami namang absent pagka
midweek service. Kaunti naman ang dumadalo pag second service. Mga kapatid, patas at pantay lang sa 1,000 tao at sa 80 tao, 20 tao, parehas pa rin ang mensahe ang magbabago doon sa mas nakakarinig. Di po ba? We have the privilege, we have the radio, we have the television. And the next 3 months, mga kapatid, nandito kami sa pagkakataon na talagang we want to have a regional full blast coordinating system na kung saan may pupromote ang ating mga palatuntunan. At naniniwala po ako, nandyan na ang mga naka-assign na tao na makakatuwang natin sa ganitong gawain. Sapagkat ang pinakamagandang gawin sa huling panahon ay pangaral ang Ebanghelyo at mabuting balita. Kung ang isang terminal ng jeep, di po ba mayroong nagsasalita, o kya po, kya po, kya po? Ano po tawag sa kanila? Barker. Nawa ay marami din po sana sa ating barker na taga-sigaw. O Green Hills, magsimba kayo sa Green Hills, magsimba kayo sa Green Hills. Pero binibigyan ng 5 piso, pero nabubuhay, ano mga kapatid? Doon lamang sa simpleng kanyang ginagawa. O malanday, malanday, Pasita, Caloocan. Ay, talagang parang mga hari po yan sa lansangan. Ibibigyan ng piso ng mga driver. Pero they are living in their purpose. Pero maunawaan po natin kung tayo magiging barker ng salita ng Diyos. Sasabihin natin, napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. At pag ikaw ay nasa taxi, pinapangaralan mo yung taxi driver, napakabuti ng Diyos. Mga kapatid, it will have an impact into their lives. And surely, ang lahat ng mga taong nababago ang buhay sa pamamagitan po natin, sila din ang taong gagamitin ng Diyos para pagpalain ka at bigyan ng kakaibang pagpapala na hindi mo pa nararanasan, na laging kakaiba sa pangkaraniwan. So as I close, mga kapatid, the fruit of your harvest is too much that you can handle. Ang bunga po na inyong tatamasahin ay hindi ninyo kayang dakmalin at dakutin. Tatawagin mo si Aris, tatawagin mo si Edmund, help! Ang dami nitong aking ani. And because there is too much or more than enough, sasabihin mo, Brother Big, tulungan mo naman ako, hindi ko na mabibit ito, ang bigat-bigat ng pagpapalang ito. And that's why you have so much to give it away. Because you have more than enough. Kaya hindi ka naman makapagpaawas at makapagpabigay, eh sapat lang eh. Ba't naman ako magbibigay ng asukal eh? Ang tabang ng timplan ng kape ng asawa ko, kulang pa yung asukal na aking inilalagay. Pero dahil you have more than enough, you can give it away. And you will not be self-centered because God is the center of your heart and in your life. So Zephaniah chapter 3 verse 19. Again, dalawang bagay ang hindi pwede magbago. Ano po? Isulat nyo na lamang po, God could not lie, and God can never fail you, and God can never leave you. At ang isa pa, ang pangako ng Diyos ay nakaangkla sa atin. Sa Hebrews chapter 6, verse 18, ito daw po'y parang angkla, tanikala, anchor. So kapag ang isang barko ay nakaangkla sa dalampasigan, di po ba kapag mayroong mga malalakas na bagyo, inaangkla nila yung kanilang mga barko para hindi kaagad mahiklat at hindi maitaboy ng malalakas na alon? Kaya ang angklang ito yung ating pag-asa. Bayuhin man tayo ng Yolanda, bayuhin man tayo ng malalakas na bagyo, pag tayo'y nakaangkla at nakakapit, hindi po tayo ang nakakapit lamang sa Diyos. Ang Diyos din ang nakakapit sa atin at hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na nakabitaw ka na. Pero pag ang Diyos ang nakakapit sa iyo, mahigpit ang kanyang pagkakapit sapagkat hindi ka lamang kakapitan ng Diyos, yayakapin ka pa ng iyong Amang Diyos. Amen. At pag ikaw ay yakap ng Diyos, walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo. The Bible says, who shall separate us from the love of God? Famine, destruction, heartaches, peril, who can separate us from the love of God? Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Sa Zephaniah chapter 3, verse 19, and then I will close with this. Zephaniah chapter 3, verse 19, behold, meron ba tayong ESV version, English Standard Version? Ang sabi po ng propeta, na darating ang araw na ang lahat ng atin pong kaaway, kalaban, mga taong hindi naniniwala sa atin, pinagtatawanan tayo. There will be a shift or turn around.
May mga pagkakataon na narinig ko po itong temang ito, legality, yung tinatawag na adverse claim. Na meron kang kiniklaim na property, pero merong ibang nagmamay-ari dahil dalawa pala kayong bumili noon o sa isang magulong pagkakataon, hindi pala sa'yo nakapangalan yung titulo ng lupa. So, merong legality na tinatawag na adverse claim. You can claim again, you can fight the whole duty na pwedeng mapapunta sa iyo yung property na iyon. Kaya sa buhay po natin bilang mananampalataya, merong umaangkin ng buhay nating ito. There is a violent taking and happening right now. Kaya nga ang sabi po ni John the Baptist, the heaven is so invaded and there is a strong force, but only the violent shall take it by force. So ibig sabihin, may nagre-wrestling sa atin. Kung paano tayo mapapakuha sa pula o sa puti. And Satan will never give you an easy battle. Satan will not just accept simply that I am defeated. He will keep on crouching and hunting you. Sasabihin sa'yo, hindi ka pa lubos na pinatawad ng Diyos. Naku, ang pangit ng iyong nagdaan. Ang dami mong naging girlfriend. Naku, ang dami mong mga nilokong tao. May utang ka pa sa probinsya, hindi mo pa ito nababayaran. Naku, walang kapatawaran sa ganyang kasalanan. Manluloko ka. So there is a battle between two forces. But there is another force, and that the force that is the force of God na nagsasabi, pinatawad ka na ng Diyos. Lahat ng iyong mga pagkakamali ay hinugasan na ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, magkakaroon ng pagbabago, na mababaliktad, na yung mga nang-aapi sa inyo, hindi nyo na kailangan ipagtanggol ang inyong sarili. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. And I will save the lame. Ano po ba yung mga lame? Mga malalamya, mga malalambot, yung mga antukin, ano po, yung mga maitulak kabig na lang eh, kung saan na lamang po dalhin ng hangin, eh doon na lang po matutulog. Ano? Yun po yung mga lame, wala na akong salitang ano po, kung saan na lang pwedeng kumain, doon na lang kakain, ano po. Ayan yung mga, and God will save the lame. And God will gather the outcast. Ano po yung mga outcast? Yung mga anak sa buho, anak sa labas, anak sa papasok-pasok loob, labas-pasok, ano po yung mga hindi pinanagutan ng kanilang mga tatay, mga lolo na lang ang nag-alaga sa kanila. Those are the outcasts. Walang identity. But He will gather the outcast. Titipunin po niya ang mga lalampalampa, ang mga uhugin, ang mga sipunin, ang mga hikain, mga kapatid. Ang lahat po ng mga pinabayaan ng maraming panahon ay titipunin ng Diyos. And I will change their shame. Wow! I will change their shame and put it into praise. And they will be renowned. Not just in the Philippines, but they will be renowned in all the earth. Kaya yung mga masasaktan at mga sipunin at laging nagka-cutting classes dahil laging merong excuse letter at laging hindi makapasok ay magkakaroon ng panibagong katangian that their shame will turn into praise. Those who are inferior will become bold and righteous like a lion. God is so strong that He can remove all of your insecurities. God is so strong that He can assure you you will have the best of your life through the rest of your life. And I will change their shame into praise and renown in all the earth. You will be known in all the earth. Na itong mga taong ito, eh dati ito yung mga nangungupahan lang eh. Aba, ngayon ay kapitan na ng barko, hindi ba nakamangha iyon, mga kapatid? There will be suddenlies after suddenlies that will take place. In a moment, in a twinkling of an eye, there will be changes. The true change that is coming ay hindi po yung pangako ng tao, kundi yung pangako ng ating Panginoon na magbabago ang inyong buhay ng mga matutuwid ay hindi man lilimos, hindi man hihingi ng tinapay, kundi inyong mauunawaan, ikaw ay taga-palasyo, ikaw ay mayaman dahil ang tatay mo'y nasa langit, ang tatay mong may-ari ng lahat na nasa paligid at kailanman hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Ang mga leon sa kagubatan ay magugutom, ngunit ang mga taga-biyaya ng Diyos laging kakain ng hamburger
at steakhouse at isang lapu-lapu at hipon, lalo na sa kasal ni Jonathan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So sa verse 20, I will close with this. At the time, I will bring you in. There will be gathering, mga kapatid. And at the time when I gather you together, so magsasama-sama itong mga tinubos, itong mga lampa, itong mga disenfranchised, itong mga single parent, magsasama-sama lahat itong mga ito. And all together, kayo ay ipapakilala ng Diyos at kayo dadakilaan ng Diyos. Tingnan po ninyo, I will make you renowned and praised. So meaning, merong trinabaho ang Diyos na itong mga palaboy, itong mga tambay noon, itong mga drug addict noon, ay ilalagay ng Diyos sa isang pedestal. Nasasabihin niya na ako'y naparito hindi para sa matuwid, ako'y naparito para sa makasalanan, sapagkat ang nangangailangan ng doktor ay hindi ang malusog, kundi ang mga may sakit. Kaya tingnan ninyo itong mga ito, na sila ay dati ganito ang buhay, pero ngayon sila'y dinadakil at nakikita ninyo kung paano sila binago ng ating Panginoon. And the peoples of the earth will celebrate when I restore your fortunes before your eyes, says the Lord of hosts. Kaya sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, the promise will give us confidence in the Lord. The promise will give us the restoring factor to come boldly to the throne of grace. Yung pangako po ay merong isang sangkap na magpapabalik-balik sa atin. Katulad po ng sabi ni Elijah, matatapos na ang tagtuyot. Matatapos na ang El Nino. At ang sabi ni King Ahab, tingnan mo, tirik na tirik ang langit. For the past years, hindi tayo nakakaramdam ng pagdidilig ng langit. Talagang tagtuyot. Pero ang sabi po ni Elijah sa kanya pong alalay, bumalik ka ulit doon. Sabi mo sa kanila, uulan. And how many times he keep on coming back? 7 times. Because he has the promise. But on the 7th time, ang nakita lamang po ng alipin ni Elijah ay isang maliit. Maliit na ulap na parang magang hindi naman makakapagdala ng malakas na ulan. At ang sabi ng alipin, Panginoon! Panginoong Elias, meron po dito napakaliit na ulap na ulan. At ang sabi ni Elijah, that is the start. Tandaan po natin, though your beginning is small, your latter days will be greater. Sa maliit, doon nagsisimula ang malaki. At yung maliit na rain clouds, it becomes bigger and bigger. And what happened? Ang sabi ni Ahab, kumukulog na, kumikidlat na, takbo na tayo at hanap tayo ng masisilungan. At batay po sa istorya, ang karwahe ni Ahab ay nalubog sa putik dahil sa lakas ng ulan, hindi na niya nagamit yung kanyang karwahe. Bakit nangyari ito? Dahil merong pangako ang Diyos na uulan at magtatapos na ang tagtuyot. Ang inyo bang pananalapi parang El Nino? Ang inyo bang buhay ay napakainit at kayo banas na at asar na at laging pasaway ang inyong manugang? Ito na ang panahon at pagkakataon that He is greater than El Nino, He is El Shaddai, the all-sufficient one. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregorante.com.